welcome sa another episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating OOTW, Oracle of the Week, para ngayong March 13 to 19 para sa Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Meron tayong tatlong set ng cards dito, mga kapiksi, no? Itong sa left, yung para sa inyong spiritual messages. Ito naman yung life messages, and then ito naman yung love messages, okay? Bubuna tayo ng isa dito, tapos tig dalawa dito sa oracle decks na to, para makita natin yung mga strongest or yung mga messages for you for this week, ngayong March 13 to 19. Take note na ito yung general lang, mga kapiksi, no? So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Tabi muna natin itong dalawa. Unahin natin itong nasa gitna, mga kapiksi. Sa mga nag-aantay ng subliminals, mga kapiksi, no? Ang ating channel ay nag-undergo pa ng restructure. Hindi pa rin tayo na-approve ni YouTube. Hopefully, by next month, no? Inaayos pa rin natin. Ina-isolate natin yung mga cases, no? So, walang sukuan until now, no, mga kapiksi, hindi pa rin ako sumusuko, inaayos pa rin natin, pero hanggang hindi umaayos yung channel natin, hindi ko mababalik yung subliminal. So antayin nyo na lang, by April sana maibalik na natin kung ma-approve tayo ni YouTube. Hopefully ma-approve na. For now, like I said, no, hindi pa available yung mga subliminals, pero kung gusto nyo magpa-customize, ito yung ating email address, pinoypixietaro@gmail.com. Makikita nyo rin to, mga kapiksi, sa ating sa description box nitong video, okay? Sa mga gusto lang, kung ayaw nyo, hindi naman walang pilitan, okay? Alright. So, ito yung life message nyo, ito yung spiritual message natin, mga kapiksi, no? Nakakaramdam tayo ng infinity dito. At saka, parang connection with the source, okay? Pero tingnan natin kung ano ibig sabihin nitong card na to or nitong message na to. Solar plexus chakra, radiant illumination. So, basahin natin yung message, mga kapiksi. Hindi nyo siya mababasa, no? Pero ako na lang magbabasa for you. The solar plexus chakra is the radiant center of your being. It holds the vibrant spark that brings your passions to life. Enter this space to step away from playing small unworthiness. The idea that you are taking up space and security-based competitiveness. Allow yourself to be attuned to the abundant life force that resides at your center. And be energized, motivated, and fueled with inspiration. Bring forth more of what you wish to birth in the world. As you discover a deep and real sense of self-empowerment, you can confidently lift others in celebration, harmonizing differences and shifting hierarchical paradigms into collective co-creation. Ito yung paulit-ulit nating sinasabi, mga kapiksino, dito sa ating channel, na you always have to focus your attention on your intentions. And kapag ka may intention ka, make sure na good intentions yung sinesend out mo, kung ano yung desires mo sa buhay, versus dun sa mga insecurities, sa mga negative thoughts, sa mga takot mo, duda mo sa buhay, no? Imbis na yun yung sinasaksak mo sa isip mo, imbis na yun yung paulit-ulit na iniisip mo, why not allow yourself to be attuned to the abundant life force, okay? Ibig sabihin, mag-isip ka ng kasaganaan, mag-isip ka ng kaginhawahan, mag-isip ka ng kapayapaan, di ba? World peace. Di ba? Kasi kapag ka din ka nag-spiral, asahan mo na yun din yung mangyayari sa buhay mo, punong-puno ng inspiration. Kahit na hindi yun yung nangyayari sa'yo right now, doon ka mag-focus, mga kapiksi. And eventually, imi-mirror back yan sa iyo ng buhay. Kasi palagi kong sinasabi nyo sa inyo, di ba? Life is just a mirror. It's just a mirror of your... It's just a reflection of what's going on your head and on your heart, no? Kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung nasa puso mo, mini-mirror lang sa'yo ng buhay yan, okay? So, pagdating sa time or sa panahon, asahan mo na may delay yan, hindi yan instant manifestation, but kailan mo siya mararanasan? Yung sinasabing perfect timing or divine date timing, kapag energetically aligned ka na sa iyong thoughts,
and emotions, doon mo makikita yung resulta sa buhay mo. So make sure mga kapiksino, nagamitin nyo yung isip nyo sa, kasi everything starts with your thoughts, mga kapiksi, your thoughts influences your emotions, and then it influences your vibrational frequency, okay? So make sure mga kapiksi, nagamitin nyo sa kapakinabang na paraan yung mga bagay na iniisip nyo para yun din yung mag-manifest sa buhay nyo, okay? So, yan ang spiritual message for you guys. Tingnan naman natin yung life messages for you. Mag-shuffle tayo ng dalawang cards dito. Medyo mahirap lang itong i-shuffle, guys. Dahil sa shape niya. So, tingnan natin yung buna tayong dalawang cards. Ayan. Diba nagpupumiglas yung mga cards kasi yung shape niya. Ang hirap i-shuffle. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe guys sa ating Facebook, pwede rin kayo mag-like and follow doon kasi ibang videos din na yung ina-upload natin sa Facebook. Iba na siya dito sa YouTube para ma-isolate natin yung problema sa YouTube, okay? So, mayroon tayong the return and the freeze card here. Tingnan natin yung mga ibig sabihin nitong cards na to. The return, this is a second chance in life, no? Never giving up. Pag sinabing na the return, di ba? Pagbabalik. So, parang binabalik ni universe sa'yo yung another chance para gawin mo ulit yung mga bagay na gusto mong gawin, yung mga regrets mo, yung mga problema, para masettle mo siya, maayos mo, di ba? If this is a person, maaaring may chance ka na ayusin, no? Whatever it is, kung meron kang conflict sa isang tao, no? Your natural luck improves with a good decision. So, depende sa pagiging, sa pag-decision mo, mga kapiksi. But then again, no? This is another chance for you. So, wag mong sayangin kapag ka may chance ka. Actually, every day is a brand new day. You are always given a second chance every day para ayusin mo yung buhay mo, no? Isipin mo lang kung ano yung fino-focus mo ng attention. And then we have the freeze, mga kapiksi, establishment of basic power. Okay? It's okay to go at your own pace, no? So wag magmadali, mga kapiksi. Mag-focus ka sa pagbi-build ng magandang foundation sa buhay mo. Kasi kapag ka matibay at maganda yung foundation sa buhay mo, hindi yan basta-basta magigiba, okay? Huwag masyadong magmadali sa buhay. Sabi nga, it's okay to go at your own pace. Kung nagmamadali ka, baka may mga details ka na ma-miss sa buhay mo. Okay? A time of growth would be like spring and winter. Would be a time of gathering strength. No? So, ito yung time na parang lumalakas ka. Like I said, no, you are establishing basic power. So, anuhin mo na, ibigay mo na ng todo, no, yung lahat-lahat, diba? Para ma-establish mo talaga ng maganda yung iyong kabuhayan. Alright? Okay. So, yan ang messages for you para sa buhay. And then, ito naman para sa love, no, tingnan natin. Kuha tayo ng dalawang cards para sa love messages mo. Again, ito yung para sa Earth sign, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Kung bago ka lang dito sa aming channel, kapiksi, mag-subscribe ka na, no? Marami pa tayong mga videos sa susunod. And yung mga subliminals, ibabalik ko rin kapag okay na ulit yung channel natin. So, dalawang cards din, mga kapiksi. Tingnan natin. So, we have past life and then children. For some of you, there's definitely children involved sa inyong relationship. For some of you, maaaring hiwalay na kayo nitong person mo.
That's why we have past life here. Pero ang reason na lang kung bakit nagkakaroon kayo ng connection is because of the children, especially kung may mga anak kayo. Okay? For some of you naman, parang etong person mo or etong karelasyon mo is parang kakilala mo na simula pa nung kabataan nyo. So medyo yung iba, long term na ito, medyo matagal na yung relationship. And parang feeling ko, yung sa iba parang best friends na kayo. Parang na-establish nyo na yung long-term na connection or relationship kasi nga parang yung sa iba simula nung baka magkababata kayo or baka simula nung mga younger age nyo. Not necessarily batang-bata but maybe younger age ganyan. Magkakilala na kayo talaga. Okay? Alright. So, yan ang inyong overall reading for this week, mga kapiksi OOTW natin, Oracle of the Week. Let me know if naka-resonate ka or hindi. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video. I love you, Earth Signs. Have a nice day. Bye-bye.